Hello po. So yung episode ko po is called Poser. And dun po sa episode na yun, my character is si Gerald Villalobos. And tennis player po siya. Tapos mamimit niya si Lily sa episode na yun. Ang role ko po dito ay si Eric Benedicto. Siya po yung boyfriend ni Karen na ginagampanan pala po ni Francine Diaz. And ayun po, si Eric po isa po siyang mapadyos and mapagmahal at caring na boyfriend. Pero merong mga pagsubok na darating sa buhay nila na dito po natin makikita kapag pinanood po natin ang kita yun. Yung episode ko po is Reroute and yung character ko po doon is Ashley. Girlfriend siya ni Brennan, which is portrayed by Kyle Echari. So si Ashley po, para siyang super caring and loving na girlfriend. Very jolly and full of positivity lang po. But syempre po, nagkakatampuhan. Syempre po, pag sa in a relationship, di naman po maiiwasan yung tampuhan. And parang na-realize niya po na parang nagiging dependent po si Brennan sa kay Arya, which is like an parang Siri, ganun po. Ang episode ko po nakasama si Renshi Sir EJ ay canceled. Tungkol po yung episode namin na yun ay tungkol sa isang babae na may inedit siyang picture, and then nung nakatulog siya, pagising niya, nandun na siya sa picture na inedit niya. And yung mga susunod na pangyayari sa EJ, gusto ko pong i-share, pero mas maganda po kung papanoorin po ng lahat. Po, ang character ko po dito ay si Brennan, isang med student na sobrang ano po siya sa ano niya, he's very dependent, yun nga kay Arya. He's very dependent. I can't say everything that happened, syempre, pero ang pinaka matutunan niyo po dito sa episode na to is you really can't replace human connection with internet connection at the end of the day. So, yun. Ako po dun si Pio. It's a prank. Hindi ba ako po dun si Kokoy? Ayun. Kokoy, ang storya po nun kay EJ, yung mga napapanahon ngayon na pagbukas mo ng social media talaga makikita mo yung ganun. Yung tipong hindi mo alam kung totoo ba yung sinasabi niya na halimbawa na naaapi siya. Trending kasi yung title niya eh, kay EJ. So, alam mo yung pagbukas mo ng umaga halimbawa, merong nagsuntukan sa social media, yung mga ganun. Pero hindi mo alam kung totoo. Oo, hindi mo alam kung sino yung may kasalanan, sino ba yung nauna. So, parang ganun yung kwento nung ano? Ako po dito si Beth, yun po yung name ng character ko. And ang title po ng series namin ni Neo ay Poser. Kaya din po tinawag na Poser kasi si Beth, she struggles with bulimia nervosa. Meron po siyang eating disorder kasi she was overweight before. Kaya nagkaroon siya ng struggles with her self-image. Kaya nung meron siyang nagustuhan na guy, feeling niya hindi siya gusto. Feeling niya hindi siya matatanggap. Kasi hindi niya din tanggap yung sarili niya. Feeling niya she's not beautiful enough. Kahit she lost weight na. Kaya nung may nahanap siya na app, na sinabi ko din ho dun sa teaser, yung You Morph Me, ginamit niya yung way para gumawa ng parang fake self niya. At yun naman ho, si Lily. Ginamit niya yung app na yon para ng catfish, kasi feeling niya yun lang yung way na matatanggap siya. Siguro yung worst experience ko with social media is growing up on social media. Kasi I started at a very young age. Sabihin ko sana 7, pero niwala pa naman may kilala sa akin nun. Pero nung nakilala talaga ako sa social media ng 10 siguro, nung Analiza. And sobrang nahirapan na ako nun kasi sa school pa lang I was bullied.
Tapos pagdating ko pa sa showbiz, nasa cyberbully pa ako. And of course, hindi may iwasan. Kaya siya yung worst experience for me kasi doon ako nahirapan sa self-image ko. Kaya din nakaka-relate ako ng sobra sa role ko dito, na si Beth. Kasi at a very young age, ang dami ng tao na nagsasabi mali yung may mali sa akin, yung kilay ko, yung height ko. Kahit sobrang bata pa ako, pinagsasabihin ako sa weight ko. Kaya nahirapan talaga ako na tignan yung sarili ko sa salamin na okay ba ako, maganda ba ako. Akala ko sabi ni mama maganda ako, pero bakit ang daming tao na nagsasabi ng mga ganitong bagay na hindi ko naman iniisip dati. Pero dahil sobrang bata pa ng utak ko nun, sobra akong naniwala sa kanila. And madami pa, pero yun yung pinaka-worst experience para sa akin talaga. And yung best is nagawa ko lahat ng gusto ko dahil sa social media. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, at grabe yung struggles. Simula bata ako, ganyan-ganyan. Kahit minsan sabihin ko ng I hate it, I hate social media, pero nang dahil dito, natupad ko yung pangarap ko kasi hindi naman ako talaga madaming, hindi madaming teleserye ko. There were times na wala akong teleserye, kaya nagsipag ako na mag-post to stay relevant. Nagsipag ako sa TikTok, sa Musical.ly para makakuha na madaming racket, and sobrang nakatulong sa akin yun. Siguro unlucky din, pero lucky at the same time dahil sa social media, ang dami nang pwede sumikat, kahit ano lang gawin mo, mag-trend na. At dahil actually sa social media na yan, natupad ko yung makabili ng bahay. And hindi talaga siya actually sa teleserye kasi napupunta yun lahat sa money na pangkabuhayan. Yung social media talaga, it helped me at pinatibay niya ako ng todo. So yun siguro yung best part. Kung wala yung social media, siguro feeling ko weak ako. Papatan mo yan. Hindi, ano muna tayo sa bad? Mga pinaka-worst. Sa totoo lang po, ako talaga, hindi ako lumaki. Hindi ako lumaki sa social media hanggang ngayon. Hindi ko siya nakaugalian kasi nung bata ako, wala naman kaming cellphone, wala kaming computer, as in. Para nagka-computer lang, ay nagka-cellphone lang po ako, fourth year high school, grade 10. So, talagang wala ako dyan. Hindi ko alam kung paano gumamit ng mga apps na ganyan. So, pinaka-worst lang naman siguro sa akin, yung may trauma ka lang, yung matrauma ka lang. Kapag may napanood ka, na possible na pwedeng mangyari sa'yo. Kumari, maloko ka, mascam ka doon. May napanood akong gano'n na... Diba? May mga violenting ginawa. So, yun lang yung parang epekto niya sa akin na natutrauma ako sa mga napapanood ko. And then, sa pinaka best part naman na nangyari, ayun nga, kagaya ng sinabi ni Ali, na ang social media napakain ng pamilya ko. Yun lang. Hanggang ngayon, napapakain ng pamilya ko at nakakabayad ako ng bills ng bahay namin dahil sa social media. Yun ang isa sa mga pinaka, siguro, pinaka best na nangyari sa paggamit ko ng social media. Yun lang po. The last question para sa set na to would be, Daniel? So our last question for this set is, Sir Alan Sancon of Stars Photo. Ah, yan si Alan. Hi, Alan. Hello. Mabilis po nung maglabas yan si Alan Sancon. Ha? Hello. Ayan, there he is. Hello, Gold Squad. Hello po. Hello. Ano ulit? Gold Squads? Ano yan? Ano lang? Ano yan? Ano yan? Gold Squad. Buti nga wala nang golden eh. Dati golden squad patawag ko sa kanila. Correct. Ang luma-luma mo. Go ahead. So congratulations sa inyo. Nanganak na kayong apat, ha? Marami na nag-Gold Squad Plus na kayo. Yan. Nanay na po kaming lahat. Nanay na po kami. Happy Mother's Day. Diba? Yung reaction niyo lang, si Francie na lang muna sa kasi Kyle. Anong reaction niyo na parang nung nag-trend yung kayo nagsimula ng The Gold Squad ngayon, ang dami na, plus na sila ngayon.
And then, ano yung maipapayo nyo dun sa mga bagong member ng Cold Squad? Sila bilang kayo yung Sila apat. Siyempre po, Sir Alan, masaya kami na simula sa aming apat, kumbaga, nagbunga rin yung hard work namin. And ngayon po, pag nag-vlog kami, mas masaya na kasi meron na kaming maraming kasama. The more, the merrier, kumbaga, ayun po. And nakakatuwa kasi meron kaming mga nakakasama kasi kami parati kaming magkakasama na araw-araw kaming apat lang. So ang saya naka meron kaming nakakasamang bago. Kumbaga fresh yung mga itsura nila sa amin. Yung hindi lang kami yung apat nagkakakitaan. Mas marami na kami kakampi pag naglalaro sa mga vlogs. And siguro po yung payo ko sa kanila, i-enjoy lang po nila yung journey nila dito sa industriya and kung ano man yung sabihin sa kanila ng mga tao, huwag nilang, gawin nilang motivation yun and huwag silang mag-give up. Okay, ayun lang thank po. You. Next, please. Sinong sasagot? Alan? Kyle. Hi, yun po, unang-una po sa lahat. Nagpapasalamat po talaga kaming apat sa Dreamscape dahil po sa tiwala. Hindi lang po as the Gold Squad, pero binigyan po kami ng huwag kang mangamba at itong click, like, share. Sobrang thankful po kami kay Sir Teo, kay Mama Carl, sa lahat-lahat po. Thank you so much. Dahil 2 years na tayo magkasama, no? 2 years. More than 2 years. Pero 2 years na tayong Gold Squad. At hindi po namin naakalain na aabot po kami sa ganito. Nagpapasalamat din kami sa mga squadmates dahil kung wala kayo, wala rin kami. And ang mapapayo ko sa mga bago, mga nasa Squad Plus, sabi nga ni Seth, it's a responsibility to be part. It's a responsibility to be part of ABS-CBN. Yes, it's a responsibility to be part of ABS-CBN and it's a responsibility to be part of Squad Plus dahil tayo ay tinitingnan ng parang role models sa mga kabataan at sobrang blessed kami dahil binigyan tayo ng ganong role and I'm sure sobrang kaya nila. I'm sure they don't need too much help because pinili po sila dahil alam ng management na kaya nila. So, ayun. Wow. Galing ng inyong ano ha, payo. Parang kayo na talaga yung nani at tatay ng mga tiyo. Alam niya na. Sa set 3 naman yung question ko to both of you. Before yung sa inyo, Andrea, parang na-curious lang kami nung during the launching ng mga Squad Plus. Sinasabi nila, ang lagi mo daw tanong sa kanila, yung birthday nila, saka yung Zodiac sign nila. Ano ba yung meron sa kanilang birthday at Zodiac sign? Yung lagi yung tinatanong mo sa kanila. Actually, sa lahat po ng makikilala kong bago, tinatanong ko kasi nung ECQ pa ulit tayo? Nung nag-ECQ ko ulit, every time kasi na may quarantine lagi, every time may ganyan, nagkakaroon ako ng bagong hobby. Nung nag-ECQ, nagkaroon ako ng hobby na pag-aralan ang astrology, ang crystals, tinry ko din po ang tarot reading. Huwag niyo po sana pagtawanan, pero as in, sineryoso ko po siya. Matagal na po. Mas magaling na po siya ngayon, hindi na siya kailangan magtanong kung anong zodiac sign mo. Tatanungin niya anong birthday mo, Taurus ka, Gemini ka. Ano po kasi siya para sa akin, matagal na ako familiar sa astrology, pero nung nag-TikTok ko kasi ako, ang dami mong matututunan doon. Hindi lang kasi siya puro sayaw. Yung TikTok ko, puro siya astrology. So, ang dami ko nalaman tungkol sa mga ganun, isang buong chart siya. So, yun lang, pinag-aralan ko talaga siya. And masaya siya pag-aralan. Yun lang yung isang bagay na pinag-aralan ko na nag-enjoy ako. Hindi ako na-stress. Kasi walang math doon. Totoo lang siya. Si Brighton, si Pemani. Gemini ka? Ayoko sa mga Gemini. Hindi tayo kapatid. Yung sinasabi niya. May balak din ho kasi akong kung papapiliin ho ako ng course, gusto ko, sa ngayon lang, gusto ko lang
take. Pwede pa magbago, pero gusto kong i-try i-take ang... Astronaut. Hindi, astronaut. Gusto kong maging psychiatrist kasi. Eh, part din kasi ng pag-aaral ng isang tao yung astrology. Malaking part din po siya sa human... analogy, whatever, kung ano man tawag doon. Yun po. Baka susunod ko na yung ano, magbibigay ng mga astrology advice doon sa ano, sa morning show ng ABS-CBN. Ikaw na yung papalit kay Master. Last na lang kay Seth. Tanong ko lang, lagi naman namin tinatanong to every time na meron kayo eh. Ano na yung na-develop sa inyo? Tatanungin ko, lagi mo palang tinatanong na. Parang yung development mo. On your 2 years sa ano, on your 2 years na magkakasama ng Gold Squad, especially to Andrea, ano na yung na-develop on you sa inyong dalawa? Yan, bilang magkaibigan. Diba? Kami mas po? Lumalim nyo ba? Hindi, hindi. Kami. Kaming dalawa ni Alan. Kaming dalawa ni Alan. Magka! Siguro po, masasabi ko lang po, same pa rin. Kami po ni Blight, ni Ali, same pa rin naman po nung dati po. Wala naman po nagbago. Pero, I hope na may magbago. Joke lang. Kayo naman. Kami ni Seth po, ano? Sila ko kasi talaga yan. Kailangan ko yun na lang. Hindi malaki pinagbago. Sila ko kasi. Kami ni Seth po kasi talaga yan. Direct money. Shout out. Congrats ha. Sana update po kami kung ano man yung meron soon. Sige po. Ano, with Kyle and Francine. Congratulations to your thank new you po. Thank you po. Thank you. Thank you po.